Tuloy-tuloy naman po ang clearing at declogging ng mga estero at maging mga kanal sa Metro Manila. Bahagi po ito ng paghahanda ng Department of Public Works and Highways sa La Niña, lalo na't idiniklara na ng PAGASA na nagsimula na ang rainy season. Alamin natin ang balita kay Madeline Villar Moratilio. Baha rito, baha roon. Yan ang karaniwang eksena, lalo na sa Metro Manila tuwing panahon ng tag-ulan. Ano pa kaya kapag nagsimula na ang La Niña? Ang Department of Public Works and Highways National Capital Region tiniyak ang kahandaan sa pagpasok ng tag-ulan. Ayon kay DPWH NCR Director Loretta Malaluan, tuloy-tuloy ang kanilang clearing at declogging ng mga estero at kanal sa Metro Manila. Nakikipagtulungan din anya sila sa Metro Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan sa pagtukoy ng critical areas kapag tag-ulan. Naghanda na po kami sa pamamagitan ng prepositioning ng aming mga resources tulad po ng mga equipment namin at ganoon na din po ang aming mga tao. Sa ngayon din ay tinitignan namin ang posibilidad na magkaroon tayo ng retaining fund dito sa may banda ng Camp Aguinaldo para hindi tumaas ang tubig, lalo na dito sa parte ng EDSA. Pero hindi lang umano gobyerno ang dapat maghanda rito, kundi pati ang mamamayan. Malaki din po kasi ang partisipasyon ng mamamayan ng Metro Manila. Dahil ang magiging functional lang po ay itong mga pumping stations na to kung mapapump niya yung mga tubig. Pero napipigilan po ang kanyang efficiency dahil naman sa basurang dala. Sa buong Metro Manila, nasa 71 ang pumping stations. Pero ang problema anya, kahit maraming pumping station, kung barado naman ang drainage ng basura, matagal rin bago huhupa ang baha. Madeline Villar Moratilio para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapak. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.